sa pagbabalik telebisyon o pelikula si James Lee. Pero di niya raw ito para pa makipag-lamtim sa kabila ng hirit ng netizens na magkaroon sana ng Jadeen comeback kahit di na sa totoong buhay. Ito ay bilang respeto raw sa kanyang jowa na si Isa Pressman. Nilalaw din ng singer aktor na hindi si Isa ang rason ng breakup nila ni Nadine at katunayan nga ay good friend sila ng ex niyang ngayon. Walang overlapping na naganap dahil may dinate pa raw na iba si James bago sila naging magjowa ni Isaac Pressman. Ayun! Buntik na magbunta sa kalsado, ah. Kaya tumigil ako, diba? So, ayan! Ayan na nga, sabi niya kasi bilang respeto sa kanyang girlfriend, ay ayaw niyang tumanggap ng project with Nadine. With Nadine Lustre. Ah. Although, nagpapasalamat siya doon sa mga fans naman talaga na sumuporta sa Jadeen. Yes. Siyempre, pero feeling ko, nakikinikinita ako na yung mga Jadeen ngayon, parang na-hurt. Siyempre! Diba? Pero, although, again, siyempre, andyan pa rin, kahit nahiwalay na sila, andyan pa rin mga Jadeen fans na gusto nila sa pagbabalik ni James Lee sa pelikula o teleserye, ay mag-partner pa rin sila ni Nadine. Ayaw niya muna makipagtrabaho kung babalik siya sa pelikula kay Nadine. Pero sa totoo lang, wala naman akong nakikita masama doon, di ba? Hindi, ang dahilan niya kasi, bilang respeto sa girlfriend niya. Diyos ko! Ano trabaho lang naman yun, kasi parang na-hurt din siya doon sa pangalawang binasa mo na, na-hurt din siya talaga doon sa mga nambash, nag-compare kay Isa at saka kay Nadine. Sabi nga niya, pakiusap niya sa mga fans. Isa Pressman. Pakiusap nga niya, pare-pareho na silang nag-move on. Kaya dapat, ang mga fans ay mag-move on na rin dahil patagal nang walang Jadeen. Pare-pareho na mag-move on. Magsama na silang gumawa ng project. Ayaw nga niya. Kasi daw hindi pa nakakamove on ng mga fans. Alam niyo ba? Medyo sensitive si James tungkol sa mga bagay na yan. Natatandaan mo nung hindi pa sila mag-on ni Nadine, pinipilit ng mga fans na talagang iship sila na meron pa siyang tinarayan at that time na isang tabloid writer. Sabi niya na huwag didiktahan ang puso niya. Diba? Pero after few months naman, ay na-develop naman, umami na silang dalawa. Yun yung issue na parang sinabi na, may masabi ng girlfriend, kaya ba maging girlfriend ko na agad si Nadine? Yes. Sabi niyang ganun. Pero ito, actually ano din siya yung parang depressed. Depressed din si James Lee. Kasi nga, yun nga, talagang marami pa rin nagsasabi na si Isa ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Nadine. Ariella. Pero alam mo, may nabasa ako. Alam nyo, may nabasa ako. Bakit daw bilang nagpapaka-active ngayon si James Reed? Baka daw wala ng pera. Ganon. May nabasa akong ganon. The reason is, kasama talaga sa plano niya, ang Careless Music talaga, ang kanilang focus ngayon ay yung career niya dito sa Pilipinas. Kaya nga sila naghiwalay ni Liza Soberano dahil ang gusto naman ni Liza is yung focus niya sa ibang bansa. So tumatama din yung sinabi ni Liza na parang hindi niya nagustuhan na ang patutunguhan ng Careless Management ay yung career dito sa Pilipinas, which is ayaw ni Liza dahil gusto nga niya magkapangalan sa Hollywood, sa ibang bansa. Pero ako lahat naman tayo, syempre, iba pa rin yung nakilala na siya, sumikat na siya dito. Syempre, gusto rin niya ma-penetrate yung ibang bansa. Pero, sana sinamantala niya na nabonggang-bongga yung kanyang karoon dito na sikat na siya. Although, sinubukan na rin naman niya. Pero hindi ko sinasabi na wala namang nangyari. Pero, bago pa lang din naman, eh, di ba? Pero if I were Liza, mas gusto ko na dito na muna pero sa Pilipinas. Pero naiintindihan ko eh. Parang feeling ko yung Careless nagka-problema din, di ba? Inaamin naman ni James Reed na talagang pati sila ay naloko ng kanyang business partner. Yeah, parang feeling ko that doon na nag-start. Kaya tinanggal na yan. Pagdi umano, di ba? Tinanggal na. Tinanggal na si Jeffrey Charbonnet. Parang gano'n, di ba? Parang wala rin naman kasi nangyari sa Careless. Sorry. Dapat kumantanda lang sila, di ba?